percent tayo last week? 99.13%. Oh. Pero ano to? Polio vaccine number? 2. Oh, for yan. Type 2 na polio po. O oh, yan. Ngayon, 99. Oh, eh, kailan tayo ulit? May kampanya. May kampanya ulit tayo sa February 27 hanggang March 8. Mm. Uulitin po natin yan. Out of 217,000 po kasi na ibinigay sa ating dapat nating mabakunahan, 212,000 po ang nabakunahan dito sa lungsod ng Maynila. 5,000 na lang ang hinahanap natin. Opo. Kaya sa mga nanay, tatay, lolo't lola, libre po ang bakuna ng polio. Huwag niyo pong ikikipit-balikat yan. Oh, sa mga private naman, halimbawa private, baka sila sa private eh, hindi sila nahagip. Hindi po kayo makakakuha ng type 2 polio vaccine sa mga ospital until authorized ng DOH. Oh, without it, saan kayo pupunta? Wala. Nga. Oh. Eh, pero ang gobyerno ng Maynila, oh, kayo naman ay napapabilang sa Maynila. Libre. O, dali nyo na po sa aming mga health center. O, ikusa nyo na po. From anong age, ate? 0 hanggang 5 years old. O, 0 hanggang 5 years old. Ngayon. O, ito, doktora ito ha. Ito, sa pagkakaalam ko lang. No, layman's term. Delikado po yan. Kung takot po kayo sa flu, o sa NCOV, o mas matakot kayo sa polio. Kasi ang polio, deadly. Oh, ang flu, medyo nagagamot yan. Misan, dala ng matibay mong resistensya. O kaya mo yan i-deplect. O kaya yan ang immune system mo. So kaya, pansinin nyo, mababa ang mortality ng NCOV. Nababahala tayo kasi mabilis ang pagkalat. Pero, yung mortality niya, mababa. Pero ang polio, deadly. Eh, may ginagawa ba ang tama lang? Eh, simula po nung naupo tayo, sa tulong po ni Director Pox Pangan, na ex-boyfriend ni Honey, na head ng Manila Health Department, sa tulong ng mga empleyado natin sa Manila Health Department, mga barangay health workers, mga health centers, at particular na rin kay Secretary Duque ng Department of Health. Aba, matagumpay ang kampanya natin sa bakuna sa polio 1 and 3. Oh, iba-iba yung polio. Bakit nga ba delikado yung 2? Ayan, mama, mapakinggan natin. Bagong strain po kasi yung polio type 2. Dati po, nawala na po yan eh. Kaya lang po, this December 2019, Bumalik. Mm-hmm. Dahil na rin po sa laging kampanya ni Mayor, na marumi. Meron pa rin pong kasi na lumalabas po ito sa dumi ng tao na si-shed off. So, sa pagsusuri po nila, may nakitaan po sila na nag-positive for type 2. Siyempre, nag-mutate din po yan eh. Sa katagalan ng panahon, nag-mutate po yung ating parang aliens. Oo, nag-iiba po ng composition. Diyan po lumabas yung type 2. Oo. So, saan nakukuha? Sa karumihan. Sa kadugyutan. Oh. Eh, lagi kong panawagan. Di ba, mahirap tayo. Lagi. Wala naman pangungutya kung anong katatayuan mo sa buhay. Pero, hindi naman bawal maglinis. Maging malinis sa katawan. Maglinis ng bahay, kahit squatter, maglinis ang tapat ng bahay, o maglinis ng komunidad, yung mga opisyalis. Pag lagi malinis, mas maiiwas tayo sa mga sakit. Kahit tayo mahirap. Sabi ko nga sa inyo, nanay ko eh. Eh, damit ko, yun at yun eh. Nagninis-nis. Di ba? Nagninis-nis yan yung duktungan. Oh. Pero, hindi pumapayag nanay ko na nagninis-nis yan. Oh. Susulsihin yan. Di ba? Ipipix. Luma pa rin. Pero maayos. Malinis. O yun yung sinasabi natin. Naranasan natin yun eh. O, kaya naman eh. Hindi naman siya mahirap gawin eh. Kaya, sa paglilinis, marami tayong maiwasang sakit. Sa kadugyutan, marami tayong pwedeng makuhang sakit. Birin nyo, wala na nga yan. Bumalik pa ulit.
tumapang pa. Oh, kaya mahalaga itong type 2, ha? Yung type 2. Pabakuna na kayo. Ang maganda dyan, wala na naman toss gas yan. Oh, sagot yan ng pamahalang lungsod at ng DOH. Na wala. Sayang eh. Sayang naman, di ba? Okay, Ate Pai. Sige. Mga donation po yan siguro. Ah, donation. O, sige. Oh, ito panawagan sa mga lumipat sa Maynila, mga bumalik sa Maynila. Ang daming bumalik sa Maynila. Thank you for your trust to your city government. Ha? Oh, pero, sayang naman, may panawagan ng Commission on Election. Oh, magparehistro kayo. Oh, magparehistro kayo. Yung mga bata naman na magdi-18, magparehistro raw kayo. Meron silang panawagan, ha? February 20 at 21. Thursday and Friday. Kasi isa sa naging problema dito, nahirapan yung mga nagpaparehistro. Dahil makitid eh, at maliit yung opisina. Gagamitin ng Commission on Election Manila yung ating kartilya. So hindi na kayo aakyat. Hindi na kayo pipila ng siksikan. Mas maluwag, mas maliwalas dito po sa kartilya. Panawagan na mga nag-18 anyos. O yung mga lumipat, o yung mga hindi nakaboto ng ano. Kundi ako nagkakamali after 2 or 3 times na hindi ka nakaboto, the presumption is you're dead. So you strike down ka na sa voters list. Kundi ako nagkakamali, maaari pong mali ako. Pero chances are tama. Ano ba ang sabi, attorney? Ay, ito nga pala, abogado ka. Ano sabi? Ganun nga ba? Tatanggalin ka sa listahan ng voters list, ano? Two consecutive. Ayan. Kaya, simple lang ho yan. Sayang yung pagkakataon. Lalo pa, mahalaga itong halala na ito sa darating. Kasi, tayo lahat ay boboto ng susunod na Pangulo, Vice Presidente at mga Senador. Kung kayo 18 anyos, ay malaking bagay na kayo makapamili ng at magiging leader ng ating bansa. Mininsan lang yan, ha? Tuwing 6 na taon lang yan ang pagpili ng Pangulo ng Bansa at Vice Presidente. Kaya sa mga kabataan, ito, mayroong programa sa inyo, ang Commission on Election. At sa screen namin, makikita nyo ang mga requirements. I-grab nyo na lang o i-share ninyo sa inyong mga kakilala at kaibigan. Okay? Sumunod. Meron ho, ha? Nakarating sa amin report ukol sa alleged dog meat trade. Na nangyayari sa Canonigo Street, Paco. Ito po ay fake news, ano? Hindi po totoo. Para pumanatag naman yung ating mga dog lover. Ako, dog lover. Saan ba si Yorme? May kinakagat ba doon? Ibigay mo sa mga talipandas. para makilo. hindi po. Gaduyan pinuntahan ng Veterinary Inspection Board ng Manila. Naka-rescue tayo ng 8 na aso. Pero wala po nakitang illegal na gawain ang ating director ng BIB. Si Director Dr. Nick Santos. Ayan po. Nagmakawa po yung amo ng bata. O yung bata. Ay, yung aso. Bata ho eh. Kung pwede maibalik sa kanya yung aso niya. Binalik naman. Kawawa naman. Pero wala po. Wala po yung... Kaya ingat-ingat sa mga napopost. Kaya... But at any rate, maganda na rin na yung mga impormasyong ibinibigay nyo, huwag kayong magsasawa, aaktuhan naman ng inyong lungsod. Okay? Maliwanag na tayo, ha? Fake news. Hindi po totoo. Walang katayan ng asusena. Asusena. Nakakain na ba kayo ng aso? Hindi yan nakakain ng aso. Nung araw kasi, nakachamba ako eh. Hindi ko alam eh. Hindi ba yung mga nagiinuman? Ano raw? Kambing. Tapos siyempre bata ka, di ba? Totolong gising ka.
Oh, iskat-iskat talaga rito. Oh, tikman mo, masarap yan. Oh, mga walang yayon. Kambing daw, kambing. Eh, mabuto eh. Eh pag naalala ko yung experience, parang hirap talaga matulungi sa buhay, ano? Oh, pagkakain kong ganyan, parang mainit sa katawan. O, kaya pala gustong-gusto ng mga tomador. Oh, pero ayun po ay pinagbabawal ho, ha? Oh, te, naku, Diyos ko. Ang aso po ay hindi pagkain. Ang aso'y mamahalin. Oh, ayan na. Mo dalang the best ano? Loyal ano? Ah, man's best friend. Oh, isa 'yan sa pinaka loyal na hayop. Oh, ang sarap-sarap niya no. Kita niyo si Jeremy, sabi ko, sit. Oh, sit. Lie down. Oh, lie down. You bite. Oh, bite. 1 kilo kagad oh. Di ba, joke lang 'yun. Ang laki kasi ng bibig ni Jeremy. Andiyan. Oh, wag ko. Mali nyo, kung wag ko kayong kakain ng aso. Oh, kasi yung iyak ng aso, pag pinapalo sa ulo, saka yung sinasakal ng alambre. Oh, sinasakal ng alambre yan sa tubo. Yung mga salbahe nung araw. Oh, pero ngayon, hindi namin kayo papayagan. Maraming salamat naman doon sa nag-informa sa atin. Pero hindi totoo. Ayan, so far hindi totoo. Pero huwag kayong mag-alala. Okay. O ito ngayon. Mga kababayan nanonood, o i-share nyo tong portion na ito. O i-share nyo na sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. O, merong mga babaguhin na naman tayong maling na kaugalian. Mga talipandas na ilang driver. Ha? Kasi po, may nagreklamo po na netizen. Ito ha, sa mga magulang na nanonood, ha? Oh, sa mga estudyanteng nanonood, please share this to your friends, this particular report. Kasi ito'y kapakinabangan ninyo. At maigpit namin itong ipatutupad ngayon. Sapagkat the way we see it, kapag may batas, tinutupad, may nakatingin o wala. Di ho ba? Eh kaya lang oh, talagang marami pang talipandas dito na mapang-isa, madaya, di ba? Hindi masunurin. Noong February 4, may pumunta sa atin. Siya po ay sumakay. Saan na ba yung sulat niya? Sumakay siya ng jeep. Sumakay siya ng jeep. Estudyante. Cubao Divisoria yata ito eh. Hi, beautiful. Yung pala yung ex-girlfriend ko, nandito na. Naabangan ka na. Sinusundo na ako. anyway, nagbayad siya ng pamasahe, yung bata matalino. Tinake niya yung opportunity na kung saan may itinakda ang mga ahensya ng gobyerno at batas. Na kung saan kapag ikay estudyante at senior citizen, may diskwento ka ng 20%. Itong locon driver ng Cubao Divisoria, isa doon sa driver doon, hindi na tinanggap, inaway pa yung estudyante. Magaling yung estudyante. I don't know why. I think he's from Cainta. He's not from Manila. But, lumingi ng tulong dito. Inireport niya yung nangyari sa kanya. Inaksyonan ng MTPB. Nahuli yung driver. Nahuli. Kaya lang, nagkapwa-tawad na naman sila. Pero sa kanila naman yun, personal nila yun. Kapwa-tawad sila. Kasi walang complainant and so on. Anyway, hindi yun ang istorya. Ito ang istorya. Ibig palang sabihin, may mga driver pa ng pampublikong sasakyan na hindi kinikilala yung mga umiiral na batas na pumapabor sa dalawang sektor, senior citizen at estudyante. Ako nananawagan. Nananawagan ako sa mga driver. Igalang ninyo ang mga senior citizen at estudyante. Hindi naman nila hinihingi yung labis. Ang hinihingi nila,
yung pribilehiyong pinagkaloob sa kanila ng Estado. O, sa mga driver naman. Ha? May nanay kayo. May anak kayong estudyante rin. O, gusto nyo ba ginagawa yun sa anak ninyo? Huwag nyong gagawin sa kapwa ninyo kung ayaw nyong gawin sa inyo. O. Kaya kayo lahat na tutungo dito sa Maynila, sumunod ho kayo. Ha? 20% sa senior citizen at 20% sa estudyante. Sa lahat ng pampung... Ito po yung batas. Pipilitin kong Tagalogin. Maduguin ang ilong ko. Ayan na. RA. Ito po ha. So hindi po ito wentong laway ha. Batas po ito. Kapakanan po ito ng mga estudyante. RA 11314. Otherwise known as Student Fair Discount Act. Mandates the grant of 20% to all Filipino students on all. Oh, ito ha. Oh, wala na ditong hindi kami kasali diyan, Hindi totoo 'yon ha. Sinabi ha, maliwanag. Oh. All public transportation utilities such as but not limited to public utility vehicles, jeepneys, taxis, tricycle, passenger trains, and marine vehicles. So, ibig sabihin, pati barko. Di ba? Imagine ninyo yan. Malawak yung batas. Napakasimple. All. Tanong. Sa senior citizen naman, anong visa? Saan kinuha? Anong batas naman? Di simple-simple lang. Republic Act 9994. Expanded Senior Citizen Act of 2010. Yun ang mga basihan ng batas. Okay. Tanungin natin, Mayor, paano kami makaka-avail ng discount? Ako naman driver. Mayor, paano ko naman malalaman kung estudyante? Simple lang. Kasi ang sinasabi dito sa batas, para sa madali nating pagkakaunawaan, sinasabi lang dito, bigyan mo tubig nyo, makisuyo. Sabi niya, paano kami makaka-avail, Mayor, bilang isang estudyante? Ipakikita nyo lang yung ID ninyo na kayo'y enroll. Pero, hindi nung 1990 pa, ha? No? hindi kasi baka magkatulong gisa, away-away pa kayo. Ibig sabihin, kayo'y kasalukuyan na estudyante. Paano malalaman ng driver? Siyempre, kailangan may ID. Ipakikita ninyo yun. Kasi may petsa naman yun eh. Di ba? Sa senior citizen, ID ng OSCA o sa atin, ginagawa na mas maganda yung ID para maibulsan ng maayos. Mayor, senior citizen ako, kaya lang hindi ko dala yung senior citizen na card ko. Di ba? Kasi hindi naman ang basis yung card eh. Patunay lang ng edad. Senior citizen ka na. Tama mali? Yun naman talaga eh. Di ba? Edad ang base yan eh. Di ano pwede mo ipakita? Lisensya. Passport. Kalaan mo, sumakay ka lang ng jeep, passport ang dala mo. Alang niya. Pero baka lang, kasi baka may pagtatalo eh. At least, alam lang natin ano yung mga ano. Pagka dumating na yung national ID, baka yun eh pwede na. Anything na ID ng gobyerno at makikita ang inyong araw ng kapanganakan o taon ng kapanganakan. Para malalaman natin senior citizen. Ha? Ngayon, Mayor, kami mga estudyante. Pumapasok lang kami, marami sa amin, Lunes hanggang Biyernes. Kami ba ay makaka-avail pag Sabado, Linggo? Sagot,
Kasama na holiday. So, para isang tanong na lang ng ating mga estudyante at kaalaman na rin ng ating mga driver. Sa kapakanan na rin ng mga driver para hindi rin sila naakusahan ng mali. Oh, tugon, wala pong piniling araw. Under LTF-RB Memorandum Circular 217-024. During the whole period, ang enroll siya. Ibig sabihin, maaaring Sabado, Linggo o holiday, basta ikaw ay enrolled. Di ba? Wala tayong lituhan na. Sabi, alamin natin, ako po ay estudyante. Makaka-avail ba ako sa discount? Yes. Kailan? Sa panahon na ako'y enroll. Anong patunay? ID. E paano po pag Sabado, Linggo? Pwede. E paano po pag holiday? Pwede. Pero, ayan ha, pero, kailangan ikaw pa rin ay enroll. Kasi maaaring nung nakaraang semestre, enroll ka. Itong nung sumunod na semestre, hindi ka naman enroll. Hindi mo siya magagamit. Kasi the logic behind the law is to ease, to cushion the economic effect to the students on the day-to-day cost niya. Kaya nga tayo nagbigay, di ba, ate, ng allowance. Student allowance sa mga estudyante namin sa Maynila, sa PLM, UDM, saka grade 12. Oh. Kasi alam namin yung cost, yung hirap ng buhay ng isang estudyante. Ha? Oh, ganun din sa ating sa mga senior citizen. Ha? Okay, maliwanag. Oh. Kasi ito, kung nangyari ito sa isang bata na naglakas ng loob, nagtiwala sa lungsod ng Maynila na magreklamo, baka nangyayari ito ngayon. So sa mga driver ng pabublikong sakya, sumunod po tayo. Tayo na rin naman may mga mahal sa buhay. Huwag natin na yung kahinaan ng tao. Huwag natin pagsasamantalahan. Imbis na sumunod tayo, naggalit-galitan pa yung driver. Buti mabait yung complainant. Kung hindi, yan, Republic Act yan. Mayroon ho yung kulong. Sa abogado pa lang, todas ka na. Acceptance fee, pagpalagay mo na, 5,000. Appearance fee, 2,500. Ilang appearance yun? Umaharap ka sa kaso. Tama? Hindi, 1,000. Baka umabot pa 100,000. Magkano yung hindi mo tinanggap? 6 piso. Kaya it doesn't make sense eh. It doesn't make sense. Hanggat nakalulusot ka, swerte ka. Paano pag na one time, big time ka? Tuluyan ka. Sakit pa ang ulo mo, matatanggal pa ang lisensya mo. Di ba? Kaya, sundin na lang natin. Kaya nga sabi ko, Happy Valentine's. Umiral sana sa atin ay pagmamahal sa kapwa. Pero nyo, senior citizen, hindi nyo pa didis. Tatanda din kayo. Totoo. Una-una lang yan eh. Mauna na kayo. Lahat tayo dun tutungo. Darating ang oras, hihina ang katawan natin kung mahirapan tayo economically. Kaya may mga batas na ginagawa para maproteksyonan yung mga nahihirapan sa buhay. Pantay-pantay na. Ayan. Ito ang sulat ni Renelyn F. Lopez. Pasalamat din po kay Sir Wilson sa pagpapalakas ng loob ko na di kami mapapahamak sa pag-assist sa amin. Totoo po yun. Kapag kayo ay pinagkatiwalaan ninyo ang pamahalang lungsod, lagi namin po proteksyonan kayo. At talaga, okay, maraming salamat ha, Renelyn. Kasi magandang leksyon yan. I-share nyo yan sa inyong mga anak. Kaya pag nagbigay ng baong si nanay, dapat 20% din discount. Kala nyo, ha? Sabi siguro ng nanay, okay yun ha? Oo nga, no? Walang yan itong anak ko, hindi sinasabi sa akin na may discount pala. Nag-ipon ng bili ng bulaklak ngayong
Valentine's. Oh, ayan ha. Huwag aabuso. Oh, kasi mabigat at mahigpit ang may